Hi guys, welcome back to my channel. All right, another individual stock review na naman po tayo at mukhang solid ang pag-uusapan natin ngayon. Si FEU, pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, Far Eastern University po, no? Stock review po tayo. Magandang business po kasi ang mga schools po, no? Kaya medyo pinrioritize po natin pag-aralan. Siguro susunod-sunod rin po natin yung mga schools po ngayon, no? Na-aralan po. Konting info lang po sa business po, no? Ito po yung under ng FEU Group of Schools, no? Siyempre, si Far Eastern University, si East Asia, FEU Alabang, Far Eastern College Silang, FEU High School, at saka si Roosevelt College po, no? Ayan. At major shareholders po sila ng Fern Realty. Si Fern Realty, siya nag-assist, no, sa FEU Group of School para sa real estate requirements. So nag-specialize po si Fern Realty po, no, sa pagsosource siguro ng real estate, mga ganyan po, no. Ayan. And kung si FEU ay isang magandang brand, strong brand po pagdating po sa education, eh, nag-joint venture po siya with another strong brand, no, isang magaling magandang school din po. Si Technological Institute of the Philippines, napakagandang school din po na to, napakagandang brand po na nag-join forces po sila para sa industriya. Pero si FEU, 51% ang ownership po niya dito. Siya ang majority shareholder po, no, sa industriya. Okay, and meron din pong investment sa Brunei Darussalam, no, JPMC College of Health and Sciences, no, sa Brunei Darussalam. Wow, international na. Nice! And nag-expand din po sila sa Cabanatuan City. Nagtatry po silang mag-expand po doon by way of Good Samaritan Colleges, no? Alright. And konting timeline lang po. Tingnan lang po natin konting timeline, no? Si East Asia, 1992 po, no? Around 1992 po si East Asia, no? Matagal-tagal na rin po. And then ginamit niya daw yung pangalan na FEU Institute of Technology starting around 2014, no? And may mga changes po yata sa name, no? Style ng name. Well, anyways, hindi ko po masyadong familiar po yung mga naming convention po nila. Pero I think ini-improve po nila, no, ang pagpapangalan po sa mga subsidiaries po nila, no? And FEU Diliman naman po, 1994 po na found si FEU Diliman, no? Far Eastern Colleges Silang, established 2009. So very very important po, kaya sinasabi ko po sa inyo yung mga year. Kasi makikita nyo po talaga yung pattern po na hindi po natutulog ang management po nito. Naghahanap po ito ng way, no, na mag-expand na mag-expand, no. Ayan, FEU High School 2013. Active na active po talaga, no, pagdating po talaga sa pag-expand si FEU, no. Tingnan nyo naman, no. Ngayon medyo lumiliit na po yung mga gap po nila, 2013, no. FEU Alabang 2016 po. 2016. Ayan, ano pa, no? Si Roosevelt College daw po, matagal na po si Roosevelt College, pero naging majority shareholder po si FEU since 2016. I think around 70%+ po. And then I think lately po in-increase na po nila ito, no, to 97.3%. So 2016, ayan ha. Kita nyo, halos sunod-sunod na po, no, ang mga investment po ni FEU. And yung industriya naman po was established, no, back in 2019, no, before po ng pandemic, together with TIP. So dalawang magandang brand ng education, nagsanib puwersa. At ang industriya po is education for the industry, no. So ang gusto po nila siguro dito, no, yung ma-ready yung mga pino-provide nilang education po dito, yung pagpapa-ready talaga sa mga tao na maging talagang ano na, ready for industry work po, no. Ayan, with TIP. And JPMC po, ito po yung balita po nito, July 2022 po, no. Ayan, JPMC sa Brunei po ito. 2022 po ito, nakikita nyo po talagang halos magkakasunod po, no. JPMC po ito, no, doon po sila nag-invest po, no. Ayan. And Good Samaritan Colleges po, no, last year din po, 2022 din po, no, in-acquire nila 34% ng Good Samaritan, no, around October po yata natapos po ito yung pag-acquire po nila ng stake, no, for 70 million
they bought 34% of Good Samaritan, no? Ayan, iba-ibang news channel po ito, no? So, talagang nakikita po natin na kinakapitalize po talaga ni FEU yung kanilang strong brand and good reputation, no? I think napakagandang brand po talaga ni FEU and very, very maganda, very, very good ang kanilang reputation na talagang pinagkakatiwalaan po ng mga magulang, ng mga estudyante, no? Ang kanilang, you know, ang kanilang education, no? Dito po sa group of company po na to, group of school, no? And konting financials na po tayo, dividend yield 4.77%. Okay, magandang dividend po ito, no? Kasi mababa ang presyo. And ang gusto po natin, nag-i-increase po, no, ang kanilang revenue year over year, pati po ang kanilang net income. And this is very, very, very impressive po. Kasi po, kaka-review ko lang po ng CEO, katulad po na sinabi ko po sa inyo last week, simula po 2016 po talaga or 2017 ganyan, dire-diretso pong bumagsak ang revenues and net income po ni CEO. Kasi ito na po yung time na naramdaman na po ng mga ng industry, no, ng education industry yung impact ng K-12, no? Kasi talagang nabawasan po ang enrollees dahil po sa K-12. And then by 2020, lalo pong tinamaan ng education po kasi nga po marami po nag-shift, no, sa mga public school po, no? Kasi tumulong po ang government po, no? Tumulong po ang government, no, na ma-accommodate ang mga student sa public sa mga state universities, state colleges po, no? Ayan, kasi nga po syempre, no, sa hirap po ng buhay po, no. Ayan. And maganda po talaga ang school business, makikita nyo naman po dito ang taba-taba po ng profit margin at 34%. Napakagandang big negosyo po talaga, no, ng school, no. Ayan. And pag tiningnan po natin yung balance sheet, no, yung blue po dito, ito po yung equity po natin, no, as owners. Nakikita nyo naman po, pa-increase po talaga ng pa-increase po, no. Ang ating total equity, napakagandang pattern po dito. Talagang nag-grow yung equity po, no? Kasi pwede pong mag-grow na mag-grow po, although nag-grow minsan yung revenues po ng isang company, pero baka nagpapalobo naman po doon yung utang. So makikita po natin dito yung utang, hindi naman po lumulobo. Ayan, tingnan, kitang-kita nyo po sa graph po, no? Yung long-term debt, ito po yung dilaw po dito. Hindi po siya masyadong umaalsa. Ang umaalsa yung equity, which is gustong-gusto po natin yan. Napakagandang pattern po niyan. Equity ang tumataba at hindi po yung utang ang tumataba. Alright! Parang sa tao po, no? Ayaw na ayaw natin yung chan ang tumataba. Iba, ang gusto natin yung ano, yung kagwapuhan natin ang tumataba, hindi yung chan. Ganon din po sa balance sheet. Pag tinitingnan natin, yung equity dapat ang tumaba, hindi po yung debt, no? Ayan. Cash flows po, no? Recent years, napakaganda po ng cash flows po nila. Free cash flows po nila, no? And I think, no, kung makikita natin 2016, makikita nyo po na, no, wala pong free cash flow masyado, no? 2016 to 2019. I think, baka mga heavy po talaga ang ano po nila dito, ang pag-capex po nila. Kita-kita nyo naman po yung ano eh, yung green po dito, masyado negative po ang kanilang capital expenditure. So, malamang po dito po talaga napupunta ang kanilang mga operating cash flow po, no? They are heavily investing po. Ito po yung makikita nyo yung timeline kanina eh. Dito yung period na marami po silang in-invest po talaga. Kaya po, mataas po ang capex po dyan, which is very, very good po. Gusto po natin yung nagka-capex din po ang company for future growth. And then lately po, nagkakaroon na po ng free cash flow po dito, no? Starting 2020, papunta sa 2022, nagkakaroon na ng free cash flow kasi bumaba na po ang kanilang pag-capex, ang kanilang capital expenditure, no? Siguro po, medyo malumalay lang ng konti, no? And I think yung ibang investment po siguro nila are into online education. Baka hindi po masyado nagmumumog po, no? Ng capital, no. Anyways, nabasa ko lang po sa comment din po ninyo, no, na may online. Baka po doon nagka-capex po sila lately kaya hindi po masyadong magastos, no. Ayan. And pero in the future baka po mag-ano pa rin po ito, no. Mag-capex pa rin po ito kasi nakita-kita niyo naman yung pattern, no. They are very, very aggressive in their expansion plans po talaga, no. Ayan. Debt ratio, katulad po na nakita niyo po kanina, yun, hindi tumataba ang utang po nila. Lumiliit pa ang utang po nila. Currently ngayon, nasa 15% na po, no? Ang kanan ng debt to equity, no?
And yung long-term debt to equity is 11%. So napakaliit po na utang po nito, no? We could consider super, 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 super strong po talaga ang balance sheet po nito. Napakaganda, ang laki-laki ng equity, no? At kung makikita nyo po yung cash position po nito, malaki din po ang cash position nila, around 1.7 billion. Ang dami po nilang pera nakatago, no? War chest na ready to deploy kung may mga expansion ideas po. Naka-ready po ang kanilang cash and cash equivalent. Hindi ko lang po maalala kung 1.7 or 1.9 billion. Naglalaro lang po sa mga ganyan po, no? Almost 2 billion po ang kanilang cash and cash equivalent. So napaka-strong po talaga. At walang ka-problema po ito. Walang ka-problema po ang school po na to, no? At continue po tumataas po, no? Kita nyo naman ang kanilang revenue, no? From 4.1 billion naging 4.9 ang kanilang earnings ay lumaki rin po, no? Ayan. And ang sabi po nila sa kanila pong annual report, no? Malaki ang itinaas, no? Naka-recover talaga sila. Nag-grow po talaga sila itong past 2 years. Kaya lang, ang nakikita daw po nila, no? In the near future, mag-grow pa rin po pero hindi na po ganong kataas, syempre po, no? Kasi syempre nanggaling po tayo sa masyadong pangit na environment po. Kaya biglang nag-grow po tayo. Pero yung succeeding years, mag-grow pa rin po. Pero of course, mas conservative na po ang growth na ina-expect po ng management po nila. Ayan, no? Kaya may mga magaganda pa rin po silang prospect, no? With GSC, with JCHS, yung mga ganyan po, no? Ayan, magkakaroon sila ng nursing program. Ayan. Naghahanap pa sila, makikita niyo po dito sa baba, no? Continues to look, no, to strengthening its local and international partnership with industry partners, academic institution and other entities with opportunities for collaboration in support of its continued academic quality services. So hindi po magpapahinga ang management po nito ng paghahanap na opportunities. Yun po ang sinasabi po nila sa kanilang annual report. Hindi po ito magpapahinga. Dire-diretso silang titingin kung pwedeng partnership, makikipag-partner po talaga sila. Maghahanap at maghahanap sila ng mga ideas para lalo pa po mag-grow ang company po, no? At ang isang maganda po dito na sinasabi po nila, yung kasi nga po, no, nung state of public health emergency no, sa Pilipinas, yung nangyari po nung ano, nung pandemic po, no. So since medyo okay na po tayo ngayon, so na-expect talaga nila na magkakaroon talaga ng growth, no, ang industry po, no, ng education, no. Kaya lang po, konting negative side lang po ay tataas na po ang tax po nila, no, kasi dahil nga po sa ano, doon sa nangyari sa CREATE Law, mag-expire na po yata. Yun ang pagkakaintindi ko po dito. So from 1%, babalik na po sila sa dating tax na 10%, no? So yun lang po yung medyo sad po sa atin dito. Maapektuhan po syempre tayo nito. Kasi yung pinaka net income, syempre, mababawasan po kasi tataas yung babayaran po natin tax in the succeeding years to come po, no? Well, anyways, yan ang reality of life, no? Ganyan po talaga. And kung titingnan natin ang valuation, walang utang, growing na stock. Alam niyo na kung saan papunta po ito, no? Ang PE ratio of 7, na medyo ano po talaga ito. Medyo mura po talaga ito, no? Makita niyo naman financial health. Kasi ako, mapapansin po ninyo, hindi ko naman siya. Debt to equity lang, minsan humihinto na po ako. Kasi aanuhin ko pa ba yung quick ratio, current ratio? Kung nakita mo na mababa yung debt, wala ka na rin problema sa ibang ratio. Kita mo yung quick ratio, current ratio is well above 1, no? The value of 1. Kasi wala talagang problema. Mababa ang utang, eh. And interest coverage, ano ba ang magandang value sa interest coverage? Hindi ba 6 and above, no? If you are very, very conservative, you are looking for 10 and above. And this is 23. Sobrang strong po talaga, no? Ng financial health po ng company po na to. And very, very cheap po. Very, very cheap. Na nakikita natin, for a growing stock, this is very, very cheap, no? So para po sa akin, ang FEU po is a no-brainer dividend stock. Kung hindi ka pa na-attract dito, I don't know kung ano pa ang makaka-attract sa'yo. Kasi para po sa akin, no-brainer na po ito, no? Kasi napaka-strong po ng brand po nila. Kaya po ito nakakapag-attract ng partnership with different institution na nagmagawa sila ng iba't ibang project. Kasi nga po, malakas ang brand po nila. Pinagkakatiwalaan po talaga ang pangalan na FEU. At gustong-gusto po ng mga student at ng mga magulang ang pangalan na FEU. Maganda po talaga ang reputation po, no? And maganda pong business talaga ang school. Mataas po ang tubo
po niyan, no? Kaya mataas po talaga ang tubo po niyan. And nakikita po talaga natin, nag-expand po talaga ito. Hindi po natutulog sa pansitan ang management po nito. Hindi po, hindi ka nag-aantay dito ng 10, 15, 20 years bago magtayo ulit ng bagong school. Hindi. Nakikita, kaya ko pinakita sa inyo yung timeline. Nakikita nyo naman every 2, 3, 4 years, may bagong pinapasok na naman sila eh. And ngayon, baka hindi natin alam, no? Ma, lahat ng bagay, lahat ng butas talaga, papasukin po talaga na ito. Ayan, no? Parang baha ito, no? Talagang lahat ng butas, lahat ng kanal, papasukin po talaga na ito, no? Ng management po nila. So, very, very good po ito. And mababa ang utang. Napakababa ng valuation, no? I think this is worth more than double. They are worth much, much more than double. In my own opinion lang naman po. Yun lang po, no? Ang ating discussion about FEU, and kung na-miss po din yung discussion natin about Centro Escolar, no, kung gusto niyo pong i-try yung mga different na schools na stock, i-try niyo rin pong aralin si Centro Escolar, no? Maganda, napaka-solid din po ni Centro Escolar, kaya lang kung i-compare ko po siya kay FEU, mas gusto ko po kay si FEU. Kasi hindi lang po ko talaga sa dividend yield tumitingin po, kasi mas growing, mas malaki po ang growth potential ni FEU, kasi nakikita niyo naman po yung aggressiveness po nila sa pagre-reinvest po talaga. And yung asset po nila, which is their brand name, and yung kanilang balance sheet po talaga, ginagamit po talaga nila wisely para mapalago po nila ang kanilang business. While Centro Escolar, nag-grow din po ito, pero at a much slower pace po. Kaya between the two, although mas mataas ang dividend yield ni CEU, mas gusto ko po si FEU. Okay, kahit mababa po si FEU at 4.7%, mas gusto ko na po ito kaysa kay CEU. At hanggang dito lang po ang discussion po natin. Again, wala po kong in-encourage or dini-discourage po sa inyo. Nagbibigay lang po ako ng example kung paano mag-analyze ang stock with your fellow investor po, no? Para mag-idea rin po kayo ng mga checklist na titignan ninyo at paano kayo magkakaroon ng opinion po, no? This is just for general education lang po, no? Please do your own research before making any financial decision. Like, subscribe, share, hit the notification bell, mag-comment lang po kayo. To God be the glory po. Salamat po sa pakikinig po ninyo, no? Always, always, always. Sobrang gratitude ko po, no? Sa pag-support po ninyo. Happy investing, guys. Bye-bye.